Konti na lang, magiging black belt na ako. Magiging master na rin ako. Ano ka mo narinig ko ba? Tama ba yan? Gusto mo maging black belter? Abay, agad-agad? Paano mangyayari yun? Hindi ka pa naman nagtitraining itong batang ito. Ay, teka, alam ko na. Bukas na bukas sumama ka sa akin sa plaza. Alam mo, may nabasa ako doon ng martial... trainer. Ano kita doon? Papasok kita para matuto ka kaagad. Talaga po, Lola? Oo. Basta ipangako mo lang sa akin, ha? Matutulog kang maaga. Huwag pupuyat. Alam mo, 7 ng umaga, nag-uupisa na sila doon ng ensayo. Hmm? Sabado at saka Linggo, 3 hours ang kanilang training. Ang aga naman po, tsaka ang tagal. Ha? Ano ka mo? Abay, kung gusto mo na maging mahusay isang bagay, kailangan magtiyaga ka pagtrabahuan mo. Kailangan meron kang disiplina, determinasyon. At di lang yun, para matuto ka kaagad po, ikukuha kita ng trainer. Yung bang magtuturo sa'yo ng mga ganyan. Okay ba? Sige po. Oh. Alam niyo mga bata, naalala ko tuloy yung batang si Zoilo. Alam niyo ba kung sino ang iniibulo niya? Si Zorro! Aha! Aha! Maganda ito! Okay, let's start. Panahon noon ng mga pananakop, ng mga dayuhan, na may lumabas na isang alamat tungkol sa isang baskardong lalaki na tumutulong sa mga naapi at naaabuso. Ay, kung may sumbong kaya kita sa nanay mo! Hindi ka sa banyo! Ayun! Punta ka, Zorro. May rest pa kandiyan namin, pagkalaya namin. O sige. Magkita na tayo dito. Ma. Boss! Punta kami natin! Alam mo, kailangan ko din ng sidekick. Weh, talaga? Kinausap ka ni Zorro? Oo, sayang, di mo nakita. Napatawag niya lahat ng magdanakaw! Ganito pa nga ginawa niyong... Oo! Gayang-gaya mo ah! Paano mo natutunan yan? Wala, tinandaan ko lang. Ganun lang naman talaga yun eh. Pwede na ako sumama sa bakbakan. Ay, nako. Bago ka makipagbakbakan dyan, okay naman na yan. Bili mo ako ng suka, tapos bumalik kayo kaagad, ha? O kung saan-saan kayo dumadaan. Ay.
pwede na ako maging sidekick ni Zoro? Kid, siguro yung nakikita ng nanay mo sa'yo, puro laro-laro lang. Style mo, bara-bara. Para lang masabi na marunong ka. Mang uro naman, oh! Sa akin lang kasi, para gumaling ka, dapat seryosohin mo. At ang bata ka pa, simulan mo na. At kailangan dyan, disiplina. Pero, pinaghihirapan yan. O ano, mauna na ako, ah. Huwag kayong magpapagabi. Ingat. Hi, Zylo! Hi, Rita! Hi, Rita. Ikaw, epal ka talaga. Epal ka talaga, no? Salva! Ay, tama na! Epal ka kasi! Kaya, epal ka ginagawa ko sa'yo! Tama, tama lang to sa'yo! Sugod naman ang sugod si Zoilo, Lola. Yan tuloy, napahamak siya. Akala niya kasi, laro lang yung pakikipaglaban. Eh, paano na po yan, Lola? Sino na po yung magtatanggol sa kanya? Si Zoro! Ko nga. Anak naman eh. Pinabili lang kita ng suka, di ba? Bakit umuwi ka? Puro pasa. Sorry po, Nay. Kasi naman ikaw eh. Alam mo, huwag puro salita, ha? Eh, kailangan yan. Pinaghahandaan mo. Papractice ka para hindi ka napapahamak. Opo. Puro ka naman ganyan eh. Iyan niyo po na eh. Matututunan ko rin po yan. Ayun yung sinasabi ko. Akala ko ba idolo mo si Zoro? Hindi ka pa siguro handaan, no? Sakit pa? Hinamak po gano. Pamit ka na, liko. Mag-iingat ka lagi, ah. Opo. Huwag naman ako. Ayun ah, sumali ka kaya dyan para makapag-practice ka na. Bukas na lang. May importante ako pupuntahin. Ano? May inuuto sa'yo ang nanay mo? Nakalimutan mo ba? Ngayon yung palaro ng Holen. Eh, di ba kasali ako doon? Sayang naman kung hindi ako maglalaro. Araw-araw naman yan eh. Nandito na tayo. Sumali ka na, mag-practice ka na. Makakapaghintay yan. At saka madaling matutunan yan. Tara na. Alam mo, kid, kanina pa kita pinagmamasdan. Galing mong tumarget. Lahat ng mga huling mo, pasok. Walang sablay. Eh, kasi po, mong uro, pinapagtsagaan ko po na mag-practice lang na mag-practice. Yay! Ayaw mo subukan mag-aral ng ibang bagay tulad ng arnis o espada? Kasi kid, ay disiplina ka. Galing mo talaga, Zoilo. Ikaw yung pinakamandami na palalunan. Swerte lang. Ay, Zoilo. Susunod na lang.
Sige, Silo, babaya. Silo! Stop, stop. Saan ka pa doon ka? Hindi ako lalaban! Alam naman namin, hindi ka marunong. Alam din namin na puro forma ka lang kasi wala kang kwenta. Hindi niyo pagkatawan si Zoilo, ha? Sorry, hindi na po. Sorry po, sorry. Forgive me, forgive me. Zoro? Idol? Okay, okay ka lang? Opo, opo. Salamat po. Wow! Nakita po sila ni Zoro. Tapos tinigtas pa siya. Sa tingin ko po, Loli, iti-training siya ni Zoro. Ang tanong, papayag ba si Zoro? Eh, di ba tamad yun? Wala siyang tiyaga sa mga ginagawa niya. Apo, minsan natututong isang tao kapag binigyan mo siya ng isang matinding pagsubok. Yung bang makapagbabago ng pagtingin sa isang napakagandang bagay. Nak, ayos ka lang ba? Po. Nagpunta dito kanina si Mang Uro. Nakwento niya sa akin yung nangyari. Ayos lang po ako. Niligtas naman po ako ni Zoro eh. Ay nako, nasobrahan ka na yara ng pag-iidolo dyan kay Zoro. Anak, alam mo tama naman si Mang Uro eh ha? Hindi dapat puro ka salita. Ha? Dapat matutunan mo ipagtanggol yung sarili mo. Po. O, ito ha. Dali mo tong biko kay Mang Uro. Sige po. Magpaturo ka sa kanya. Opo, Nay. Ingat ka. Opo. Kahit sinong mamamayan yan, dapat ginagawa yan. Tumulong sa kapwa. Lalo na ngayon sa lugar natin, maraming siga, pasaway, yung mga mahina, kinakaya-kaya lang nila. Mang Uro? Oh. Zoilo! May dala po akong biko. Galing po kay nanay. Grabe naman. Salamat, ha. Po. Teka, bakit ka ba nandito? May kailangan ka, no? Magpapaturo ka, no? Alam mo, Zoilo, malakas naman ang loob mo, eh. May kopyansa ka sa sili mo. Pero, hindi sapat yun. Ang kailangan mo ay skill. Pero, inaaral yun. Di mo nga itatanong sa akin eh. May alam naman ako sa ganyan. Gusto mo, turuan kita? Kahit subok lang. Kasi, sayang yung tapang mo eh. Para naman mailabas natin yung galing mo. Kid? Mahilig ka pong magsabi ng kid, no? Bakit? Di ba kid ka naman? Anong gusto mo? Mang Zoilo. O mas lalo hindi bagay. Oh, bukas, makita tayo malapit sa bukid para simulan na natin yung training. Sige po. Hmm? Malapit na. Doon po, hindi pantay. Saan? Dito. Eh? Ayun. Galing ah. Ang unang aaralin natin ay ang bilis ng katawan. Salo. Kung babagal-bagal ka, kanina ka pa inatakin ng kalaban. Sige, damputin mo yun at atakin mo. Zoilo, tratuhin mo parte ng katawan mo ang espadang yan. Dapat, sa bawat galaw mo, sumusunod yan. At, huwag mong hayaan makabigto ng kalaban mo. Dapat, mahigpit lang ang hawak mo. Klaro? Ikaw naman. Sige. Grabe, ang seryoso naman po nito, Mang Uro. Akala ko... Akala mo... Laro-laro lang? Sa tingin mo ba si Zoro, hindi siya nag-iensayo bago sumabok sa laban? Sa tingin mo, sa isang araw, magaling na siya? Siyempre, hindi. Siyempre, inaaral niya to. At siyempre, pinagtsagaan niya. At yan din ang gagawin mo. Klaro? Pari ka dito. Isa pa! Harap tayo dito. Isa!
Dalawa. Tatlo. Apat. Atras. Papatas naman. At tinuturoan nga ni Mang Oro si Zoilo. Araw-araw, nag-iinsayo sila. No. Mahalaga ang balanse. Dito mo malalaman kung gaano mo kakilala ang katawan mo. Magagamit mo ito sa paghabol ng mga kalaban mo na hindi nila namamalaya. Aba, kayang-kaya. Ayos na pa. O, isang paa naman. Kaya mo yan. O, di ba? Kapilang paa. Magaling. Madali lang eh. Ayan! Nagawa mo! Apin. Kapag nasanay ka ng gamitin ito, kahit malayo ang kalaban, para mo na rin sinuntok sila na may malakas na puwersa. Panorin mo to. Diyan ka lang. O, Zoilo. Ikaw naman. Ayaw po eh. Zoilo, kaya mo yan. Isa pa. Ayaw pa rin po eh. Zoilo, kaya mo yan. Pag-insaya lang. Mag-concentrate ka lang. Ayaw pa rin po talaga eh. Oh, Zoilo. Kailangan kasi mag-focus ka. Hawakan mo na mahigpit. Klaro? May isa pa. Kaya mo yan. Sabi ko sa'yo, di ba? Yay! Oh, tatlo pa. Sige. Yay! May dalawa. Mabilis. Mas mabilis. O, sa malakas. Ooh. O, uppercut. O, ulit, ulit. Sama. Zoilo, akin na yung espada mo. Po, lumang na nga po to eh. Zoilo, akin na. Sige na nga po. At dahil dyan sa ipinakita mo, may surprise ako para sa'yo. Thank you po, Mang Oro! Salamat po! Wow! Ganda! Oh, mabuti naman! Nakita ulit tayo. Hindi kita lagi nakikita sa inyo. Saan ka ba nagpupunta? Nag-ensayo kasama sa mga uro. Ensayong manggupit? Bakit yun? Akala ba gusto mo ng bakbakan? Ganun nga! Ang galing pala ni mga uro. Marami akong natutunan sa kanya. Binigyan niya pa nga ako ng espada, oh. Zoilo! Hi, long time no see! Gusto mo ba akong masaktan ulit? Ta, gusto niya? Ni, ano yan? Lumaban. Practice makes perfect! Gusto ko na rin magpaturo kay Mang Oro. Sige, puntaan natin si Mang Oro! Tara! May nakapagsabi sa amin na dito daw nakatira si Zoro! Aray ko! Gusto namin siya makaharap! Zoro! Nasaan nga? Akala mo, di na kami makakawala! Zoro! Zoro!
ka rin pala eh. Sige, bata nyo! Pakita mo, Zoilo! Dahil sinasabi ko! Pagkawalan mo yung nanay ko! Zoilo, anak, anong ginagawa mo dito? Baka masaktan ka! Makinig ka sa nanay mo, bata! Kung ayaw mong madaman! Pagkawalan mo, anay ko! Tama mo ngayon! Sandali! Sino kang kutong lupa ka? Gusto mo din na si Gita? Siyempre po, magaling nagturo sa akin eh. Salamat, Zoro. Pati na rin si Zoilo. Mabuhay si Zoro! Mabuhay! Mabuhay si Zoilo! Mabuhay! Zoro! 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 Salamat! Anak! Ang galing mo, anak! Ayos ka lang. Ayos ka lang. Apo, pupuntahan ka lang po yung nituro sa akin para po magpasalamat, Nay. Sabi ko na nga, Be, isa lang kayo ni Zoro, eh. Matalas talaga ang isip mo, Kit. At dahil sa pinakita mo ngayon, dapat lang magantimpala ka. Sidekick mo ako! Hindi ka lang pang sidekick, Zoilo. Dahil ngayon... Ano po to? Maghintay ka lang. Dahil ngayon, magsisimula na ang alamat ni Little Zoro. Diyan nagtatapos ang kwento ni Zoilo at ni Zoro. Ang galing po, Lola. Nakaka-inspire naman. Kailangan ng tiyaga para makuha mo yung gusto mo. Ibig sabihin, magka-training ka na? Buti naman at na-inspire ka sa story ni Zoilo, the Little Zoro. Ikaw na yung pwedeng next Little Bruce Lee or Jackie Chan. Bruce Correct. Lee. At kahit na sino pang gusto mong maging, kayang-kaya mong gawin yan. Basta tandaan mo, kailangan meron kang determinasyon na matuto. Huwag nating sasayangin ang ating mga talino. May dahilan siguro kung bakit binigay sa atin ito. At para magamit natin yan, kailangan tayo maging magbahasa at saka magtiyaga. Yun ang importante dyan. Kailangan talaga magsipag. Yun. Ma? Okay ba? Understood? Thank you, Lola. Love you, love you, mga apo ko. Oh, bakit manghit ka ngayon? Hindi ka naligo, no? Pero cute ka pa rin, no? Same.